ipagtatag ng Diyaryong Tagalog na siyang pinaglalathalaan ng mga puna at pansin sa hindi mabuting pamamalakan ng mga Kastila. Noong July 4, 1896, namatay siya sa Barcelona, Spain na malayo sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Namatay siyang walang hangad kundi ang kagalingan ng bayan. At ani mo nagsasabing ituloy ang laban. Tapos natin itong haya na may clean talambuhay ni Marcelo H. De Pilar, nandito tayo ngayon sa kanyang musileo. Kung saan malalaman natin ang kanyang angkan mula sa kanyang asawa hanggang sa kanyang mga apo. Si Marcelo H. De Pilar ay nakapangasawa na si Marciana Del Pilar, na mas kilala sa tawag na Chanay. Sila ay nagkaroon ng dalawang sugi. Sila ay sina Sofia Del Pilar at si Anita Si Sofia ay naging matandang dalaga. Si Anita naman ay nakapangasawa si Vicente Malasigan at nagkaroon sila ng aning na sibling. Ang kanilang mga naging anak ay si Leticia Malasigan na napangasawa si Teodoro Balagtas. Nagkaroon sila ng siyam na anak. Si Reverend Vicente Malasigan na pari ng Society of Benita Malasigan na napangasawa si Arturo Santos, nagkaroon sila ng tatlong anak. Si Josefina Malasigan, Mother Maria Aurora ng Pink Sisters. Si Antonia Malasigan na napangasawa si Juan Gali, nagkaroon sila ng pitong anak. At si Marcela Malasigan na napangasawa si Emmanuel Destinas, nagkaroon sila ng limang anak. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga lapid na pinagawa para sa mga kanak ni Marcelo H. De Pilar. Nandito kung kailan sila pinanganak at kung kailan sila namatay. Sila Sofia, Marciana, Anita, Arturo Jose, Vicente, at Maria. Ngayon, tumuha naman tayo sa Museo del Pilar. Museo del Pilar. Ang gusaling ito ay tinayo sa tulong ng guguli sa gawaing bayan sa pagtangkilik ni Pangulong Fidel V. Ramos at sa pangangasiwa ni na Dr. Anacleto R. Meneses, Robert V. Laba at ang mga kongsehal. Inilagay ito ngayong June 24, 1998 bilang bahagi sa pagunita sa ika-100 buning taon ng kalayaan at pagkabansa. Tara, pasukin natin! Magsisimula sa La Solidaridad. Ang akda ni Marcelo H. Del Pilar ang kakainang propagandista. Ito yung tala sa aklat ng binyag ni Marcelo Hilario Del Pilar noong September 4, 1850. At ito naman yung litrato ng kanyang anak na si Anita H. Del Pilar. Ito rin yung larawan ni Marciana H. Del Pilar, buti yung kabiyak ng dibdib ni Marcelo H. Del Pilar. Kapiling ang kanyang mga anak na sina Sofia at Anita. At anim ng supling ang huli. Ang larawang ito ay nalathala sa Philippine Free Press noong August 31, 1929. Ito yung tahanan ni Marcelo H. Del Pilar sa Bulahan-Bulahan noong hindi pa ito nasusunog. At ito naman yung larawang nila Anita Del Pilar noong kinasal siya kay Vicente Marasigan noong May 15, 1929. Pabiyak ni Marcelo H. Del Pilar. Isang galing na ninyo, dating ari ni Marciana H. Del Pilar. May bahay ni Marcelo. Ginagamit sa Belen ng kanilang mga anak na sina Sofia at Anita. Si Graciano Lopez Haina ang unang patukot ng La Solidaridad. Ito naman ang larawan ni Marcelo H. Del Pilar para kay Jose Rizal. Ito sina Dr. Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar at Mariano Ponce. Ito ang organisasyong La Solidaridad sa Barcelona, Spain. Si Jose Maria Panginiban, masigasip at tagapagpalaganap at tagapagtaguyod ng kilusang propaganda. Si Roman Basa, patnukot ng pahayag ang kalayaan at masugid na tagapagtaguyod ng kilusang propaganda. Ito yung mga alaala sa pagpanaw at parangal ni Marcelo H. Del Pilar, ni God Marcelo H. Del Pilar, kung original na issue ng La Solidaridad. Sa Barcelona, February 15, 1889, hanggang sa Madrid, December 31, 1892. Mga akda ni Marcelo H. Del Pilar. Hibik ng Pilipinas sa inang Espanya. Ang sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas
buhat sa dasal na toksohan pagsisisi. Ang amain namin, Bagnoong Barya, Ababaw Santa Barya, at ang mga utos ng praile. Ngayon ay natapos na ang isang mga bulong araw. Naway may napulot kayo kahit kaunting kaalaman. Maraming salamat! Bye! Bye! And this is Andrea, Ami, and Eli. Okay yan? Hindi ba po? Isang makabulong araw, naway may napulot kayo kahit kaunting kaalaman. Ang original na issue ng La Solidaridad. Sa Barcelona, February 15.